Hello everyone, this is the third part of the assignment method lecture. So this is about crew assignment problem. So last part na ito ng assignment method lecture. So example 7, a trip from Manila to Cabanatuan takes 6 hours by bus. So sino na sa inyo nakapuntang Cabanatuan sa norte? Okay? A normal timetable of the bus travel in both the direction is given by the following table. So, ito da yung ano, yung mga time mula Cabanatuan, mulang Manila, papuntang Cabanatuan, tapos mula naman Cabanatuan papuntang Manila. Okay? So, the bus company has 5 crews. Every crew should be given with at least 4 hours of rest before a return trip. So, isang constraint yun. Dapat magpapahinga daw yung mga crew ng 4 hours. And should not wait for more than 24 hours for a return trip. So, hindi naman dapat sila matenga ng isang araw, 24 hours. Dapat may biyahe na sila. Okay? Bago mag 24 hours. Which, ito yung tanong. Find which trips are connected in order to reduce the waiting time to the minimum. Okay? So, hanapin ngayon natin yung mga trips dito na connected. Okay? Para daw yung waiting time. Kasi yung waiting time kasi kung hindi natin siya marireduce, ang tendency nun is magsasuffer yung company. Okay, magsasuffer yung company dahil hindi productive yung mga crews nila. Okay? So, dapat yung waiting time is marireduce. Okay? Or magawang minimum. Okay? So, dito sa table natin, ito yung departure from Manila. So, ibig sabihin nito, 6 a.m., okay? So, ano yan na? Trip order 1 yan. Kasi may mga trip orders, okay? 6 a.m. sila umalis, darating sila sa Cabanatuan ng 12, okay? 12 noon. Tapos, so ilan yun? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 6 hours. Tapos, dito naman, sa trip order A naman, okay? Yung pag-alis nila sa Cabanatuan, 5:30. Okay? 5:30 ng umaga, 5:30 AM. Tapos darating naman sila sa Manila ng 11:30 AM. Okay? So mapapansin niyo dito, guys, nasa naka-military time siya. Ayun, may 21 no, may 15. Okay, naka-military time. So ganun lang ibig sabihin nito. Ito daw yung pinaka-solution niya. So, for each trip, if assumed that the travel time is constant, so yung travel time daw constant. Ibig sabihin pare-pareho lang kada trip yung travel time kung anong kinakain na oras. And that entire crew lives in Manila. So lahat daw nakatira sa Manila. Okay? Then the waiting times in hours at Cabanatuan for different trip connections are shown in the following table. Okay, so pinag-minus lang ito, guys. Halimbawa, si trip 1, itong trip order 1, papunta kay trip order A, okay, 17.5. So, bakit? Bakit siya naging 17.5? Kasi sabi dito, arrival at Cabanatuan, 12 noon, 12 ng alas 12 ng tanghali. Tapos, umalis siya sa Cabanatuan ng 5:30 ng umaga. So, ilang oras yon? Ang oras niya ay 17.5 hours. Okay, kung bibilangin nyo. So, yan, 17.5. Sumunod, kay trip order 1, papunta naman kay trip order B. So, ganun lang din. Ayan, no, yung 12, kukunin nyo lang yung time. Mula 12 ng tanghali hanggang dito naman sa departure naman is 9. So, kukunin nyo lang yung time, bibilangin lang. Yun naman ay 21. Okay, 21 hours naman. Okay? Next naman, ano naman kay trip order 1 papunta kay trip order C. So mapapansin niyo dito, guys, ang nilagay ay M. Bakit M ang nilagay? Kasi ibig sabihin lang niya na hihigit na sa mas bababa na sa 4 hours of rest. Kasi papansin niyo ha, kung mula 12 ng tanghali papunta dito kay C, yung 15 alas 3 'yan, 'di ba? Kung bibilangin natin 1 2 3. So tatlong oras lang yung departure. So, hindi siya po pwede. Kasi papansin niyo, sabi, dapat 4 hours daw muna na magpapahinga yung crew bago sila magkaroon ng return trip. Kaya nilagay dito, guys, IM. Ibig sabihin, hindi po pwede. Hindi possible.
Malalabag yung constraint na ito na 4 hours of rest muna bago magkaroon ng bagong biyahe yung mga crew. Kaya nilagay natin M. So yan, lahat ng may M dyan guys, may nilabag na na constraint dito. Kung hindi itong 4 hours of rest, pwede rin itong 24 hours na return trip na labag, lumagpas ng 24 hours. Okay? So tingnan natin ulit yung mga M. Halimbawa dito kay trip 2, trip order 2 hanggang trip order C. So si trip order 2 ito, 13:30. Sabihin nito 1:30 to ng hapon. Okay? So kung bibilangin mo kasi papunta kay alas 3, ganun din, less than 4 hours din yung rest. Okay? So next itong letter M na to mula kay trip order 3 papunta kay trip order D. So, punta tayo sa 3. 17:30. Ibig sabihin niyan, 5:30 yan. Okay, ng hapon or gabi. Okay? 5:30. So, pupunta siya dito kay D. Si D kasi ay 18:30. So, ang 18:30 kasi, ano yan? 6:30 yan ng gabi. Okay? So, ibig sabihin, less than din siya ng 4 hours. Kaya naglagay dyan ng M. Sumunod, itong M naman na ito, mula kay trip order 5, papuntang kay trip order B. So, ito siya 6:30 ng umaga, tapos 9, okay, 9 ng umaga. So, kung bibilangin nyo yun, less than 4 hours din. Okay, kaya nalagay ng M. So, ganun guys, nalagay yung mga M na yan kapag nalabag yung mga constraints na nandito. Okay, nagets kung paano ito kinuha. Sumunod, yan. Ito, explanation dun sa kanina in-explain ko. Basahin lang natin ulit. The waiting time is 17.5 hours from trip 1 to trip A because of the crew arrives in Cabanatuan at 12 noon and departs at 5:30 next morning. So however, if trip 1 is assigned to trip C, yung pinaliwanag natin kanina, it is infeasible because trip C leaves Cabanatuan at ayan, alas 3 ng hapon. Hence, the crew of trip 1 reaching Cabanatuan at 12 noon is unable to take the minimum appointed 4 hours of rest if they are asked to leave by trip C. Okay, so therefore, yung 1 to C or trip 1, trip order 1 to trip order C is an infeasible assignment. Yan, kaya nga tayo naglagay ng M, a large positive number as its cause. Ibig sabihin, kung pipilitin mo yung crew na yun na umalis, malalabag yung ano, yung kontrata. Babayaran ngayon ng company yun ng mas malaking kabayaran. Kaya naglagay tayo ng M, very large amount yan ng cost. Okay? Para maiwasan. So, in the same manner, if the crews are assumed to live at Cabanatuan. So, paano naman kapag nakatira naman yung mga crew sa Cabanatuan? Then the waiting times of the crew in hours at Manila for different trip combinations are given by the following table. So, paano naman nakuha ito, yung 18.5? Kasi mula naman Cabanatuan. So, dito naman tayo magre-reference yan yung merong Manila, yung arrival at Manila. Kasi pagdating niya sa Manila, okay? Dito tayo magre-reference naman, ima-minus natin, sa departure from Manila, sa kaalis sa Manila. Okay? So, dito sa una, yung trip order 1 to trip order A, bakit siya naging 18.5? Kasi ima-minus natin itong 11:30, okay? Kunin natin yung time, mula 11:30 hanggang 6 a.m. ng umaga. So, bibilangin yung time. So, yun ay 18 hours and 30 minutes. Okay, kaya ang nakalagay dito ay 18.5. Okay? Tapos, tingnan natin ulit yung mga capital letter M. Halimbawa, ito si trip order 1 to trip order E. Tingnan natin bakit naging M siya. So, kasi ito si trip order E, yan 6 a.m., arrival at Manila, tapos trip order 1, departure from Manila ay 6 a.m. din. So, ibig sabihin 24 hours. Although dito sinabi, should not wait more than 24 hours, tapos dito sakong 24 hours lang, nilagay pa rin natin na capital letter M, infeasible. Bakit? Kasi, in reality naman, hindi naman saktong 6 a.m. umaalis yan. Okay? Siyempre, yung iba, may hinihintay pang pasahero o may, alam mo, nag-CR yung driver o na-late yung driver. Siyempre, malilate yung pag-alis niyan ng isang minuto, dalawang minuto. Halimbawa, umikot pa sa terminal. Kaya hindi saktong 6 yun talaga makakalis sa terminal. So, kinonsider na natin yun na letter M. Kasi, kahit naman 24 hours in 1 minute, sobra na yun ng 24 hours. Kaya nilagay natin is, kumbaga, nakabase tayo sa reality. Okay? Sobra na siyang 24 hours. Kaya,
kinonsider natin siya na infeasible, nilagyan natin siya ng capital, dito, capital letter M. Okay? Next naman, kay trip order letter E, taka trip order 2. Okay? So, bakit siya M din? So, 6 a.m. nga kay trip order E hanggang dito trip order 2 ay 7:30. So, dito naman, darating siya sa Manila ng alas 6 ng umaga, tapos aalis din siya ng 7:30 ng umaga. So, invisible nga na rin siya kasi hindi siya papasok sa 4 hours eh. 4 hours na pahinga muna bago umalis. Okay? O kaya, hindi rin siya papasok sa 24 hours. Kung kinabukasan pa pala, di ba? Hindi rin papasok siya, lagpas ng 24 hours. Kaya, capital letter M. Sumunod, from trip A, trip order A, tsaka trip order 3. So, dito guys, mapapansin nyo, no? Nung nag-reverse yung destination, nag-reverse din yung ano yung tinitingnan natin ngayon. Dito naman tayo nagtumitingin sa per column hanggang dito sa per row. Okay? So trip A papunta naman kay trip order 3. So bakit siya M? Tingnan natin. So arrival at Manila 11:30 tapos 3. So 11:30 din. So saktong 24 hours. 'Yon, kaya M din siya. Okay? Next, bakit M naman si trip order B tsaka trip order 4? So, si B ay alas 3 ng hapon. Si 4 ay alas 7 ng gabi. So, dito guys, magiging saktong 4 hours. Diba? 15, 16, 17, 18, 19. So, 4 hours. So, ganun kahit sakto siyang 4 hours, kahit sinabi niyan at least 4 hours, i-ano pa rin natin siya, i-consider pa rin natin siya na invisible, capital letter M. Okay? Kasi wala namang saktong 4 hours na, diba, nagpapahinga, natutulog, tapos bilang aalis na, diba? Kumbaga, meron pa yung in-between time. Okay? So, yung kinukonsider natin dito is yung realistic setup, no? Kaya, kahit saktong 4 hours yan, tapos nakalagay dito at least, M pa rin yung ilalagay natin. Okay, kumbaga reality yung ating tinitingnan. So, next. Ito na mga trip order C tsaka trip order 5. So, kay C ay ito alas 21. So, ito ay alas 9 ng gabi. Tapos, kay 5 naman ay alas 12 ng madaling araw. So, kung bibilangin natin yan, 9, 10, 11, 12. So, 3 hours lang. 3 and a half. So, hindi papasok ng 4 hours. Kaya M. Next. Ito, last na. Si trip order D naman. Hanggang trip order 5 ay M din. So, trip order D. Ito, yung alas 12 imedya ng ating gabi. Tapos, hanggang dito kay 5. So, pareho sila sa 24 hours. Okay? Kaya M din. So, ganun lang guys. Yung paggawa ng mga tables na ito. Okay? So, next. If the crew can be instructed to leave either at Manila or Cabanatuan, so, kung pwede silang tumira, either locations. So, minimum waiting time can be computed for different trip combination through selecting the minimum of the two waiting times shown in the last two tables. So, the result is as follows. So, pipiliin lang natin yung minimum, okay, yung mas maliit na waiting time. Halimbawa, bakit dito, from trip order 1 to A, naging 17.5. Kasi kung pipiliin natin, dito 18.5, yung unang cell, dito 17.5. So, mas mababa yung 17.5, kaya, yun yung pinili natin ilagay dyan. Halimbawa, ito, bakit 15? Yung trip 1 to trip B. Okay? Kasi dyan ay 15, yun sa pangalawang table, sa panguna naman ay 21. So, mas mababa yung 15. So, ganun guys, pipiliin lang natin yung mas mababa para magawa itong table na ito. Okay, yung pangatlong table. So, now the above table can be solved by Hungarian algorithm. So, tatandaan nyo yan ha, yung paggawa ng tatlong tables na iyon. So, step 1, kasi mag-Hungarian algorithm na. Make the first reduced cost table. So, yung row minimum, hanapin nyo yung minimum dito, tsaka i-minus nyo sa mga values. Next, make the reduced cost table per column naman. Then, mula dito, hanapin nyo lang yung minimum na value. Then, ma-minus nyo kada value sa column. Okay? So, Hungarian algorithm lang ulit. So, next, mag-make na tayo ng assignment. Sa unang row, isa lang yan na 0, kaya dyan na tayo mag-assign sa pangalawang row.
Hindi tayo pwede mag-assign dyan sa nag-iisang 0 kasi may katapat na siya. Laktawa na yan. So, pangatlong row, isa lang yung 0 dyan dito sa E, kaya dyan na tayo mag-a-assign. Then, pang-apat na row, isa lang din yung 0, kaya dito na tayo mag-a-assign sa unang column. Okay? Sa panglima naman, dalawa yan. Okay? Dalawang 0. So, kahit saan dyan sa dalawa, pwede natin. So, dito pinili ko yung una. Ayun, yung pangalawang ano column, dyan ako nag-assign. Okay? So, yan. Mag-ticking na naman tayo ulit kasi nga, merong row na hindi na-assignan. So, yan. Tinik natin yung row na hindi na-assignan. Tapos, yung column na yun, may 0. Merong assignment, kaya tinik natin. Tapos, tinik din natin yung row nung merong assignment sa kanya. Okay? Tapos, cross out lang doon sa mga hindi na-tick na na row, tsaka cross out din doon sa column na na-tick. Okay? Tapos, hanapin lang yung theta, yung smallest value dito sa mga hindi na walang mga lines. So, ang smallest value dyan ay 3.5. So, ma-minus natin yung 3.5 sa mga values dito na walang linya. Then, ipa-plus naman natin siya dito sa mga values na mayroong dalawang linya. Itong 5.5, okay, naging 9 na. Tapos, yung 13, naging 16.5. Then, yung 3.5, naging 7 na. Kasi, nag-plus tayo ng 3.5. Okay? So, Next, mag-a-assignment na tayo. So, first row, dalawa yan. Wag muna. Dalawang 0. Second row, isa lang yan. Kaya, lagay ka na dyan ang assignment. Pangatlong row, isa lang yan. Lagay ka na ng assignment. Sa pang-apat, isa lang yan. Lagay ka na ng assignment. Yan sa pang-lima, dito ka na sa pangalawang column. Maglagay ang assignment. Kasi para sa pangatlong column, yun naman yung sa first row. Okay? Yan. Okay na yung ating assignment. Tag-iisan lang kada row and kada column. So, step 6. So, the table above gives the optimal assignment because the number of assignment, kasi nga, tag-iisa nga lang kada column and row. Okay? So, therefore, the trips to be scheduled to achieve the minimum waiting time is, yan, trip order 1 to C, 2 to D. So, kukunin nyo lang ito, guys, yung, kumbawa, itong unang assignment, 1 to C. Tapos, sumunod naman, 2 to D. So, ganun lang kukunin. Ito sa conclusion. 3 to A, 4 to A, and 5 to B. Okay? So, the total minimum waiting time is can be computed using the following table. So, yung pangatlong table, guys, yung ating gagamitin, reference. Okay? Diba, gumawa tayo ng una, pangalawa, pangatlo. Yung pangatlong table, yung ating gagawing reference dito. Nung kanilang, ha, yung merong katapat na 0. Yan, kung ano man yung katapat niya. Diba, dito sa yung 0 dito sa una, ang katapat niya dito ay yung 9. Kaya yan, may 9, no? Then, pila na sila, 33.5. So, yan yung minimum waiting time. Total minimum waiting time na na-incur ng mga crews ng company. So, mas yan yung pinakamababa. So, yan lang dapat yung masiset para makatipid yung company, ma-maximize yung operation. Okay? So, paano naman isolve yung assignment problem using Excel Solver? Okay? So, dito sa PDF, nakalagay na dyan yung mga ilalagay. Okay? So, gawin na lang natin siya sa Excel para actual. So, ito yung sa Excel. So, pwede natin ilagay yung table dito. Okay? Objective function. Pwede natin siyang i-label na objective function coefficients. Tapos, ito yung mga corresponding niya na cell. Halimbawa, ito sa C sub 1-1 yan. Ito naman C sub 1-2. So, nilagay ko lang ito. Okay? Kasi yan ay 4x4 matrix, 16 variables. So, sinolve ito yung example 1 ito. Okay? Next naman, ito yung arbitrary solution. Dito sa arbitrary solution naman, maglalagay ka lang ng kahit isang solution per row and column. Halimbawa, per itong row na to, may isa siya. Tapos yung column na yan, dapat wala na kasi meron ka na dyang isang solution eh. Kumbaga arbitrary lang. Maglalagay ka kahit saan dyan, basta yung walang magtatama. Sa isang column, tagi isang solution lang, okay? So dito, yan, naglagay ako dyan. Tapos yung magiging formula na itong cell na ito, next nung mean, ito, sum product. So gagawin dyan, isa sum product mo lang itong mga values sa objective function coefficient, tapos dito sa nilagay mong arbitrary solution, make sure na, yun nga, tagi isang allocation lang per row and column.
Okay, so next step naman is itong constraints. So itong mga constraints na ito, itong 1, 2, 3, and 4, yan yung mga sum nung, tingnan natin na, ito siya, yung sum ng per column nitong arbitrary solution. Yung formula niya is isa sum lang. Okay? So, halimbawa, itong una, yan, sum siya nitong unang column sa arbitrary solution. Yung pangalawa naman, yan, sum siya dito ng second column sa arbitrary solution. Okay? Then, yung sumunod naman, ito, yung 1, 2, 3, 4. Yan naman ay per, ano naman, per row naman. Okay? Row naman siya. Okay? So, bali, walo. So, apat na column na sum, tapos apat din na sum na per row naman. Okay? Kaya, walo. Walo yung nandito. Okay? Ito may formula. Then, ito, equals nyo lang, equals, lagi nyo equals, tapos dito naman, puro tag-1 lang. Ibig sabihin kasi nyan, dapat isa lang yung ma-assign sa kanila. One allocation lang. Okay? So, pagkataas nyan, pwede na tayong, pindi na natin pindutin yung data, tapos solver. Okay? So, dito, i-ano muna natin, i-reset all muna natin. Okay? So, dito, ang ilalagay natin dito sa set objective is ito, yung mayroong formula. Ito, yan yung may formula. Okay? Tapos, lagyan natin min kasi minimization yan. Tapos, by changing variable cells naman is ito yung sa may, abrain muna natin. Dito sa may arbitrary solution. Okay? Yan yung ano natin, by changing variables. Tapos, sa constraint naman, add lang natin. Tapos, punta tayo dito sa constraints. Okay? So, constraints. Ang ilalagay natin dito is itong nasa left side. Then, dito, select lang natin yung equals. Then, dito sa right side naman ito. Okay? Tapos, then click OK na yan. Tapos, check lang yan. Tapos, simplex LP. Then, click solve. Okay? Yan. Sabi, solver found the solution. All constraints and optimality conditions are satisfied. So, sabihin, tama yung ating, optimal yung ating solution. So, dito, yan, nakita nyo, yung first job, i-assign dito sa third person. Second job, dito kay fourth person. Third job, kay first person. And fourth job, kay second person. Tapos, ito yung total niya, 27. So, kung i-check nyo yun sa manual computation natin, pareho lang din. Okay, yung kinalabasan. Dito kasi, nung una kasi, nakasolve na siya. Okay, ngayon, kung hindi nyo pa alam, mag-arbitrary kayo, okay lang din. Ito pa rin yung lalabas. Okay, maiiba pa din. Okay, so, try kong ibahin na. Halimbawa, dito nilagay ko yung 1 dyan. Tapos, dito naman ay 0 yan. Tapos, dito ko nilagay yung 1. Okay, tapos dito ay 0. Tapos, ito, lagyan natin dito 1. Sabihin lang natin yung pwesto nila. Kung babalik doon sa una. Tapos, dito naman ay gawin nating, ito ay 0. Tapos, ito gawin nating 1. Okay? Tapos, ito gawin nating 0. Okay? So, yan. Binago ko, diba? So, tingnan natin kung mababalik doon sa una yung 27, no? So, click lang natin yung data, tapos solver ulit. So, dito nakalagay na naman. Click lang natin isolve. Solve na lang siya. Then, click OK. So, pansin nyo, bumalik siya sa 27 kasi yun yung optimal assignment. Okay? So, next. Ito naman yung example 2, no? So, ang gagawin naman dito is okay, so, ang gagawin naman dito is ganun din. Ilalagay nyo lang dito yung mga values. Okay? Objective function coefficients. So, ito yung sa unbalanced, no? May kulang siya. Kulang ng column. So, dito, halimbawa, ibahin natin yung nakalagay dito. Gawin natin dito yung 1, tapos gawin natin 0 to, tapos dito gawin natin yung 1, tapos dito ay 0, tapos dito natin ilagay yung 1, tapos dito gawin natin 0. Okay? Okay, so ganyan. So, dito, ang arbitrary lang yan, guys. Dito, same pa rin yung formula. Okay, ganun pa rin, sum product. Pagdating dito sa constraints, ito lang yung magbabago. Itong first four, okay, yung first four na yan,
per ano yan, per summation yan ng per row nitong arbitrary solution, okay? Yung first four. Yun nga lang, yung sign dyan, ang gagamitin natin sa Excel solver ay less than equal. Bakit less than equal? Kasi apat kasi yung row, tapos tatlo lang kasi yung column. So, ibig sabihin, may isa kasi dyan na pa pwedeng zero. Okay? Hindi lahat dyan magwa-one. Kasi pag magwa-one lahat dyan, ang mangyayari is, hindi maallocate lahat. Kasi nga, di ba may kulang na isa. Okay, kaya ginawa natin, yung isa dyan magsisiro. Kaya pansin nyo dito guys, oh, meron siyang zero, di ba? Kaya less than or equal dapat sa 1. Okay, hindi niya kasi kaya apat. Hindi niya kaya apat na 1. Kasi nga, kulang nga ng isang job. Or rather, isang person. Yung isang column, di ba, kulang. Kaya less than equal. Samantala naman dito, sa 3, last 3, yan yung sa per column naman. Okay? So yan, per column, tatlo lang yan, tapos equal siya. Okay? Kasi sakto naman eh. Sakto na, ano, sobra pa nga yung job eh. Kaya puro equals lang yan. Okay, dapat equals yung magiging sign. Okay? So next, pwede na nating gamitin yung Excel solver. So data solver, yan, set muna natin. Dito sa set objective, ito lang may formula. Then, mean lang. Tapos, by changing variable cells, ito, yung sa arbitrary. So, try muna natin palang ibaguhin ito kung babalik siya sa 16. Okay? So, dapat bumalik siya sa 16 kasi yun yung optimal. Kasi natin ito 1. Okay? So, lagay natin ulit dito. Ayan. Tapos min, tapos ito ay, ito nga, yung value for arbitrary solution. Tapos, add lang tayo ng constraints. Ito yung first 4. Okay, tapos yan, less than equal. Tapos sa constraint naman, yung first 4 din dito sa kanan. Click add. Sumunod, itong last 3. Tapos equals lang natin lagay. Okay. Then click OK. Then check lang yan. Tapos simplex LP. Click solve. Yan. Solver found the solution. So, pansin nyo, bumalik siya sa 16. Kasi ito yung optimal solution. Kung mababalikan nyo sa manual, yung third job yung hindi inassign. Okay. Tapos 16 yung minimum total cost. Okay. So, hanggang dun lang yung assignment method lecture. Kung meron kayong questions, huwag mahiyang magtanong sa akin. So, thank you and God bless.